So good morning. No, today we are going to cook sinigang. Sinigang na maliputo. Pag nasa tagayta yan, pag nasa dagat na yan, ang tawag na dyan ay talakito. Then combine natin with hipon. So mga sahog natin ay sitaw or string beans. Then kangkong, water spinach. So maraming kamatis sa sibuyas. And mahalang sili, kaya dalawa lang. So ayan, let's start na. So pakuluan na natin yung tubig. So ako, pag ako nagsisinigang na seafood or isda, hipon or anything na isisigang ko, basta seafood siya, gusto ko buboil ko muna yung water. So i-on natin yung ating induction. So lagay natin sa hot, siguro mga 1400 degrees para mas mabilis siyang kumulo or uminit. Yeah. So yun. So hintayin lang natin yung mag-boil. So pag kumulo na siya, ilalagay natin isa-isa yung mga ingredients natin. Ayan, so after how many minutes, kumukulo na yung ating tubig, no? Yung ating pangsabaw. So lagay na natin yung ingredients natin na iba. So lagay natin yung kamatis. Kamatis. Sibuyas. Sama na natin yung sili. So hintayin natin yung madurog or matunaw, lumambot lang konti, no. Pag malambot na, saka natin isunod yung ibang gulay. Ihuli natin yung isda at saka yung hipon. So the reason nga pala bakit natin pinainit or pinakulo muna yung tubig bago ilagay yung kamatis, sibuyas, saka sili. Mas mabilis silang lalambot. So mas mabilis mag-blend yung lasa nila or yung flavor nila dun sa tubig natin or sa sabaw natin. Okay? So yan, nakita natin. One minute pa lang, nakita natin malambot na yung kamatis natin. So kumatas na siya, diba? Nag-blend na agad or naghalo na agad yung katas niya doon sa ating sabaw. Yun, kung maaamoy nyo, naaamoy na natin yung flavor ng sili, ng sibuyas at ng kamatis. So mga 1 minute pa lang yan. Diba? So yun yung maganda kapag mainit muna yung tubig o yung sabaw natin bago ilagay yung mga ingredients na yan. Yan, so after mga around 2 minutes na yung boiling natin ng first set of ingredients natin, ilagay na natin yung ating sitaw. Ilagay natin yung sitaw. Haluin natin ng konti. So takpan natin. So siguro yan mga 30 seconds or 40 lang bago natin isunod yung ating main ingredient, which yung ating maliputo or talakito and yung ating hipon. Then isasabay natin on top yung ating water spinach kasi mabilis lang yan maluto. Diba? So yan, lagay na natin yung ating main ingredient, yung ating maliputo. Isa-isa yun lang natin kasi tatalsik yan pag pinagsabay-sabay natin ng hulog. Then, ibabaw natin yung ating hipon. Then, i-top natin yung ating water spinach o yung ating kangko. Tapos, takpan natin. So, mga ilang minutes lang yan. Then, saka natin timplahan. So, lagyan natin ng, pwede tayong gumamit ng asin or patis. So pagtitimpla. And then, sinigang mix na lang. So, wala tayong nabiling sampalok. So, sinigang mix yung gagamitin natin. Tinanggalan natin ng takip. No? Kasi, pwede yung umapaw kapag kumukulo na. So, continuous boiling lang yan. So, timplahan na natin ng pampalasa. Ito na ang patis. So, huwag na natin pakita kung anong brand yung patis natin, no? Hindi naman tayo sponsor, pero Dato Puti, baka naman.
Yan, so dato puti. Yan. So after ng ating patis, lagyan na natin ang ating sinigang mix. So depende na to kung gaano kaasim yung gusto nyo. Pero ako sa sinigang, mild na asim lang. Ayoko nung sobrang asim. Kasi yung masakit sa panga. Yeah. So yung iba gusto yung ganong kaasim. Kada higop mo, kinikilig-kilig ka pa. Diba? So ako yung sakto lang para mas maraming higop. So mas makakarami tayo ng sabaw. Yan, napansin natin ang ganda na ng kulay ng hipon, yung gulay. So ang ganda ng color combination. So luto na yan. Ready to serve na yan actually. So, patayin na natin. Para malutong pa yung ating gulay, hindi pa siya overcooked. So this is ready to serve. Our sinigang na hipon with maliputok. So yan, so tapos na yung ating sinigang na hipon with maliputok. So don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para sa ating mga susunod na iluluto, di ba? Para updated tayo dun sa mga ating susunod na lulutuin. So thank you guys, maraming salamat, enjoy!